Ako'y Pilipino, may dugong maharlika. Likas sa aking puso at hikain kay ganda. Sa Pilipinas, na aking bayan, lantay na perlas ng silanganan, wari na tipo ng kayamanan ng may kapal. Bigay sa kitalino sa mabuti lang laan sa aking katutuwa. Ang bayan ay may kanser na panlipunan na kailangang ibilad sa templo ng sambayan ng Pilipino. At sa hanggang ito, sisikapin kong maikinta lang iyong kalagayan ng buong katapatan nung walang itinatanggi. Itataas ko ang lambong na nagtatago sa kalinisan na ipinagpapakasakit ng lahat sa katotohanan, maging ang pag-ibig sa sarili. Sapagkat bilang anak, talos kong ako man ay may sarili ring pagkukulang at katuwaan. Ang aklat ay nagkakaroon ng mga bagay na ngayon lamang may magsisiwalat. Napakasela ng mga ito, kaya't sino man ay walang sumalang. Inagsikapan kong isagawa ang ayaw isagawa ng iba. Sinikap kong sagutin ang mga paghamak na sa loob ng daang taon ay naitambak sa atin at sa ating lupang sinilangan. Sa paghahangad ko ng iyong kagalingan ay kagalingan din namin. At sa paghahanap ko ng pinakamabuting lunas, gagawin ko ang ginagawa ng mga tao noong lumang panahon sa may sakit. Itinatambad sa mga baitang ng templo upang ang sino mang dumalangin doon ay makapaghahatol sa kanila ng lunas. Ali, may kapong kasalanan. Sa pagka, sabi ng hapong hino, ikayo ang lulugod kaya. Yan ang lulugod kaya kayo. Hinugdan ko ng balat kayo ang mga pagkukunwari. Nasaan nyo ng pananampalataya ay sumapit upang tayo'y pagmalabisan. Busabusin, inihiwalay ko ang tunay na pananampalataya sa huwad na pamahiin at sa mga mangangalakal ng mga salitang banal na tayo'y pinaniniwala sa mga kasalaulaan kung matatalos lamang ng katolisismo ay ikahihiya nito. Itinaas ko ang tabing upang itambad ang nasa likod ng mga panlilang na luningning ng salita ng pamahalaan. Sinisiwalat ko sa ating mga kalahay ang ating mga kasiraan, bisyo at nakakaalipustang pagyoko at karuwagan sa pagpapahintulot sa ating kadalamhatian. Sa aking mga nobela'y pinilit kong sagutin ang mga panirang puring paratang sa aming mga Pilipino.
inilahad ko ang kawawang kalagayan ng aking bayan, ang aming mga karaingan at kalungkutan. Si Crisostomo Ibarra, inilagay ko ang aking mga mata, ang aking katauhan sa kanya, kung kaya't pareho kami nang nakikita. Ang pakay niya ay pagbabago, ngunit siya ay nabigo. At dahil sa mga pangyayaring di inaasahan, siya ay napilitang magdalawang anyo. Señor Ibarra? Simon, ikaw si Basilio. Si Tagal yung mga wala. Marami na po nagbago sa ating bansa. Marami na po mga kaisa. Nagsimula na po sila mag-atmas. Kaya kayong mga kabataan, hanggang ngayon nananaginip pa rin kayo. Ang hinihingi niyo sa Spanya ay pantay na karapatan. Ngunit ang hinihingi niyo ay kadena. Hindi niyo nakikita na pinapatay niyo ang inyong pagkabansa. Ano ang inyong magiging kinabukasan? Isang bansang walang kalayaan at pagkatao. At kayo'y hiniram na. Tinaang inyong mga depekto. Makamatay kayo bago pa dumating ang inyong pamatayan. Sa ating bayan, tutulog daw tayo sa Espanya. Paano? Lingit bulag ang mga Espanya. Hindi nila narinig ang ating mga dai. Hindi nila nakikita ang ating mga pagdurusa. Ginagawa nila tayong inutil at mga kriminal. Pinatrato tayong pinamamamang uri ng kung marami sa inyong matatakot. Pero matakot din kayo para sa inyong mga pamilya. Na natin hintayin. Patayin nila ang ating mga anak. Inabuso na nila ang ating mga babae. Kinamkam na nila ang ating mga bukirin. Pinanggal na nila tayo ng pagkatao at dignidad. Bago tayo kumilos, tatahimik na lang ba tayo? Hindi! Handa pa kayong lumaban? Oo! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Mabuhay si Dr. Roserzan! Mabuhay! Ano ang kaugnayan ng iyong kapatid sa naganap na revolusyon? Di ba ikaw ang kapatid na risala? Salay! Ano, narating ko ba ako? Kalimutan mo lang iyong kapatid at iligtas ang iyong sarili. Siguraduhin ko ang iyong kalayaan. Mga hayop, mamatay na kayo. Huwag na, tapo na din. Wala na siyang pakinatan ko. Natakip na si Rizal. Ito ang magsisilbing aral para sa kanyang pamilya. Mga kapatid, narito na ang himagsikan. Anong sigaw na naapi? Matay kayo na! Inuputol na natin ang ating kaugnayan sa mga mapangaping Kastila. Labas niyo ang inyong mga sedula. Na ito ang simbolo ng pagkasakop ng Espanya sa Pilipinas. Tingin niyo ang inyong mga sedula. Magkaisa tayo sa himagsikan! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Mabuhay si Dr. Jose Rizal! Mabuhay! Kaming mga ito, wala kasi ginagawa mo na!
Hindi ko pagkawalan ko kanya mga kasalanan. Ganyan ang mangyayari ang mga lumalaban sa bansang Espanya. Kaya naniniwala ako na walang karapatan maging pare ang mga Indio. Naalala ko ang aking ina. Ang aking ina nagturo sa akin kung paano magsulat at kung paano magbasa. Ang aking ina na naging inspirasyon ko sa pagkuha ng medisina. Minsan daw mayroon isang batang gumugulo na naakit sa liwanag ng apoy. Lipad siya ng lumipad paligid sa apoy. Palapit ng palapit sa apoy. Hanggang sa liyab ang pagpapa niya. Dapat inuwiin siya sa apoy. Na hindi makikilang buhay niya.